Hello guys! So welcome back to my channel! So sa bagong tutorial ko na to, ituturo ko po sa inyo kung paano natin tanggalin yung mga ads na bigla na lang lalabas sa mga Android phone natin o sa mga Android gadget natin. So simulan natin. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe, hit the notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So, hello guys! Ayun nga guys, tuturo ko po sa inyo kung paano natin tanggalin yung nakakainis na ads na bigla na lang lalabas sa screen ng mga mobile natin o sa mga Android gadget natin o sa mga smart gadget natin na hindi natin matatanggal kasi nga hindi natin makancel yan. Hintayin muna natin mawala yung timer niya bago natin matanggal sa screen natin yan. So, bakit ba nangyari yan? Saan ba galing yan? Saan ko ba nakuha yan? So, ganito guys, galing kasi yan sa mga na-download natin na apps sa Play Store natin o sa Google Store na sa Google natin. So suriin niyo mabuti yung mga apps na i-download niyo na dapat wala siyang ads. So basahin niyo sa comment kasi meron naman 'yan. So galing 'yan sa mga na-download natin na apps. So kaya nga lumabas 'yan diyan sa screen natin kasi sa mga na-download natin 'yan. So paano ba natin tanggalin 'yun? So may 3 step ako guys kung paano natin tanggalin 'yun. So first step guys, pindutin mo lang yung X na sa taas. So, yun guys. Tapos, punta ka sa notification kasi lalabas sa notification mo yun pag nag-add siya sa gadget natin. Long press yun lang yung notification na lumabas at pindutin mo yung more settings. Okay? So, pindutin mo yan. Tapos, makikita mo dyan naka-on yung site na yan. So, yun yung site na lumabas sa screen natin. Makikita natin sa notification. Kasi, pag lumabas na siya sa mobile natin, nandun ka agad sa notification. So, gawin mo lang i-off mo lang yan. So, yun yung site na yan, off mo yan. So, yun yung first step, guys. So, ang second step, guys, anong gagawin natin sa second step? So, ito yun, guys. So, punta tayo sa Google natin. Sa Chrome natin, sa Google Chrome. Tapos, pindutin mo yung tatlong bilog na sa gilid ng Chrome natin pag pindot natin. So, may tatlong bilog dyan, pindutin mo lang yan. Tapos, hanapin mo yung settings. So, settings sa baba. Makita mo naman yung settings sa baba. Scroll down mo lang yun. So, pindutin mo yung settings na yan. At saka, mapunta ka dun sa, swipe mo sa baba. Mapunta ka dyan sa site settings na yan. So, pag nakita mo na yung site settings, pindutin mo yung site settings. So, under the Chrome yan, tapos settings, tapos site settings. Pagdating mo dyan sa site settings, makita mo dyan sa baba, meron dyan nakalagay na pop-ups and redirects and ads. So, yun yung kailangan nating tanggalin guys. So, yung ads saka yung pop-ups and redirects. So, pindutin mo yung ads, mapansin nyo dyan, naka-allowed yung ads natin, naka-on pa siya. So, ang gawin nyo, i-off nyo yan guys, yung ads. So, turn off mo lang. Pag turn off mo, makita mo, block ads on site that show intrusive or misleading ads. So, ganun yung lalabas dun. Pagkatapos nun, pindutin mo yung pop-ups and redirects. So, naka-allowed yung pop-ups and redirects natin. So, i-turn off mo rin yan. So, block site from showing pop-ups and redirects. So, turn off mo rin yan. So, yung dalawa na yan. So, pop-ups and redirects and ads. Yun yung pindutin mo sa second steps. So, sa pangatlong steps, guys. So, sa third steps, ito yung gagawin natin. So, sa third steps, pindutin mo lang yung settings na sa cellphone mo, sa mobile mo, or sa gadget mo. Tapos, punta ka doon sa Google. So, under sa settings yan. So, swipe mo lang pababa. Pag pindut mo sa Google, makita mo dyan yung ads. So, mayroong ads dyan sa taas. So, gawin mo, pindutin mo yung ads na yan. So, yung nakalagay doon sa Google. So, under sa settings, tapos Google, tapos ads. So, makita mo dyan under sa ads, may reset advertising ID and delete advertising ID. So, gawin mo guys, yung advertising ID, yun kasing ginamit ng apps para magpakita sila ng ads sa mga screen natin or sa mga home screen natin. So, gawin mo guys, reset mo yung advertising ID. So, this replace the device advertising ID with a new random number. So, i-reset mo lang. So, confirm mo lang para yung dati naglagay sila ng ads, nawala na kasi ni-reset mo yung advertising ID mo. So, pindutin mo lang yung confirm. So, apps can still show you ads but a while they may not be relevant or interesting to you. So, confirm mo lang tapos ID, advertising ID reset na. So, ganun lang guys. So,
pag mapansin nyo ganyan, so reset nyo yung advertising ID. Pero pag hindi pa rin siya gumana, guys, andyan pa rin siya. Ang gawin nyo, guys, ay delete nyo yung advertising ID. So, pag naka-delete na yung advertising ID nyo, apps ka no longer use. Okay? So, ito yun, guys. So, this delete your current advertising ID, apps can still show you ads, but they may not be as relevant or interesting to you. So, pag lumabas pa rin sa inyo yung ads na yan, guys, i-delete nyo na yung advertising ID nyo. So, sa akin naman, reset ko lang, hindi na lumabas yung ads. So, delete nyo lang pag lumabas pa rin siya sa mga screen niyo or sa mga mobile niyo or sa mga gadget niyo. So, ganyan lang, guys. So, pag hindi makukuha sa reset, delete nyo na, guys. So, ganyan lang kadali, guys, kung paano natin tanggalin yung mga ads na lumabas sa screen natin, na sa mga smart gadget natin or sa mobile natin. So, sana, guys, nakatulong to sa inyo tong video na to or nasolusyonan yung mga problema nyo sa mga gadget nyo. So, don't forget to subscribe, share, like, and comment below. Please hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So, thank you so much. Take care and God bless. Yeah.